Video na ako. Ito sa kabila na ang sitirikan. Thank you.
Nakaon ba lang? Oo. Merry Christmas. Hindi nga. Taon nga yan. Yan. Nakaon ba yun? Nakaon nga lang na. Nakaon na? Video? Kaon na, kaon na. Asan si Daddy? Ayun. Lagi mag-picture. Picture daw ako mag-picture. Ito yung Benedict, ito Benedict dating kawayan, ano, ginawa na simento. Diba?
Saya pamitnya mau ngomong, kok kenapa mau goyang? Baik-baik, kok? Ya,
kagayahan ng Panginoon. Sa pansilang ng ating Panginoong Jesus, ngayong Pasko, hiling natin sa Diyos ang kanyang pagpapala sa bawat isa sa atin sa pamamagitan ni Santo Padre. Wala mo sa kanawang sisi! Maligayang Pasko, mga Kapiyo! Sumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na mga buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipagadya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa kamatayan at karamdaman. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalupasang naatasan at umuklas sa mga lunas at paraan upang maihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunan na isulong sa patnubay ng iyong mga buhay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisika na mawakasan na ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patubayan mo ang mga lumilingap sa mga may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malakpan ng husay at malasabi. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalan sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Dingamin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila, pagkamitin mo ng papayapang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyayang magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Hukagin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Inihiling namin ito sa pamamagitan ng Jesucristo na namubuhay at nagaharing kasama ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming kahilingan sa aming pangangailangan at ipagadya kami sa lahat ng kasamaan. Walwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa mga may sakit, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Rafael at Angel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calusol, ipanalangin mo kami. Panalangin ng Santo Papa Francis sa kasamaan ng Birhen sa panahon ng COVID-19. Pupukin mo kami sa iyong pagkakandi o mahal na Diyos. Sa kasalukuyang nakalulungkot na sitwasyon na ang mundo ay pinagdarapit ka ng hirap at tao, kami napangon sa iyong mahal na Diyos at aming hirap at nagpupuro sa iyong pagkakandi. O Birhen Maria, tumayo sa amin ang mga mata mong mabigit sa lignan ng pandemya ng coronavirus. Pagbibig mo ako ng higit sa pagyaman ng kanilang pag-usap. Padalasing ibig ng liman ng kasasama. Samahan mo kung mananakas sa kanilang mga isa ko ng mahal sa kanilang. Hindi man lang minamasa ka na kagayon sa ng mga kanilang. Hindi po ng pag-asa ang mga nagulat sa walang kanilya ang ilang pag-asa at tulungin mo sa iyong mga kanilang. Ilang Diyos sa kanilang panalangin mo sa iyo sa mga tao ang nalalap sa iyong mahal na anak, tulad ng ginawa mo sa kasalan sa kanan ng Diyos. Narinig ang mga pamilya ng mga isakit na mga bibig mo. Ito ang busal ng kanilang mga puso sa pagtitipala at kanilang. Ipagsanggalan mo ang mga bibig mo. Tapos, ang matapagalangan ng puso at ang mga bibig mo sa pagtitipala.
nila sa unang handa ko nito. Kasi gusto ang pangalim maging sa ayon ay para sa kaligtas at tumay. Itaguhin mo sila sa kanilang mga pagpapit para tigitin silang malusog, malakas at malalim. Manalo ka sa managaalat na sa isang araw at sa mga bagay na tumatamang kasakit sa lahat dahil sa mga panin mo at pagsunod ng mga pagpapit. Iwala mo itong isipan na malusog sa ito ng pasinulungas para po sa iyo na ipusti. Tawag ang manunod ng mga bansa, taglay ang karunungan, pagmamalasak at pagkamagulitin. Ay tulungan ang malumang narating lagu at umuog ng paliwanan ng pangunang iyong iglas na sinasalamahan ang kailangan at ang ipagulitin ng lahat. Mabihin ang mga mati, upawin mo ang aming uti, pangang hindi ka na alam ang para sa pagpapas at pagkawal ng mga pagpapasang lamas ay maliraan sa mga pagkawal pagpapas kung paano sa inapa ay maiwasan ang mga pagkakay. Inamahin namin, tulungan mo kong mapagdang na kami sa isang maraming pangyayon at kilala niya ang bubukan sa akin kung sa diwa ng kapatiran ng pagkakansa at ikaw namin ang nagalit na kay Aman at Panginoon. Gawin mo kami panatag sa pananampalataya at pagpapos sa kanila. Kaliwan ng mga tulos, iusin mo ang iyong mga nasisipan at ipaglami mo ang ulo ng puso at kalayain sa kasalimansa upang manubal ang mga kayatapan na kalimutin. Sa iyo na sa aming kalimutin, ilang pagkasi sa mga kalimutin, pinagkakatiwala namin ang aking sa iyo, umawal at paan at manalus na iyo. Sa ngala ng Ama ng Anak na Espiritu Santo, Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Golden Jubilee prayer for the Archdiocese of Lipa. Renew us, O Lord, as we gratefully recall your historic providence in our ecclesiastical province of Lipa. And so rejoice at the Golden Jubilee of your faithfulness and love for us all, albeit unworthy as we all are. And your merciful Father, bear with us, bless us with the best of our ability to do more and to have more for others, so that we may be more for you. May your Holy Spirit continue to guide us, to go deeper and farther in our journey of faith, in witness to the fullness of life in you. With us, with new fervor and new methods, as we, in union with the Holy Father, Pope Francis, welcome the new dawn of the Synodal Church. This we ask you, through Christ our Lord. Amen. Saint Joseph, pray for us. O Blessed Mother, our Lady of Kaisasay, pray for us. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
dito. Pagsintayin po ang lahat at sumabay sa pag-awit ng pambungad na awit. Pagkaisa ng Espiritu Santo nawa ay sumainyong lahat. At sumainyo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Merry Christmas po sa inyo. Merry Christmas po. Welcome po sa parokya at pambansang Dambana ni Santo Padre Pio. Ito ang ating unang misa para sa araw ng pagsilang ng Panginoon. Halina, kayo tumulog sa kanyang awa at pagmamahal, daladala ng lahat ng ating mga intensyon. Ang intensyon ng ating mga pamilya, ng mga nagpamisa, ang lahat ng mga nagdiriwang ng kaarawan at anibersaryo sa araw na ito. Para sa mga taong patuloy na tumutulog sa Panginoon para sa kanilang mga kahilingan at karamdaman, at sa kapayapaan ng halwa ng ating lahat ng mga yumao. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Sinubong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating ka upang mga makasalanan ay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakalulong ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng mga pangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Gloria in excelsis Deo. Thank you.
iyong kagandahan, loob kami iyong inihahin. At sa iyong pagtatangkili kami iyong pinadakila. Sa pagkakatawang tao ng iyong anak, kami iyong itinuring na hindi na iba sa iyo. Makapamuhay nawa kami bilang mga kapatid niya na totoong may pagkakamuli mo. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Magmula sa mundo o kay gandaman saan ng subong tumarating upang ipahayag ang magandang balita ng kapayapaan. Ipapahayag niya ang tagumpay at sasabihin, Siyon, ang Diyos mo ay hati. Narito, sisigaw ang nagbabantay dahilan sa galak, sama-sama silang angol. Makikita nila ang Panginoon sa Siyon ay bagay. Magsiawit kayo, mga buong-buog nitong Jerusalem, pagkat ang hinirang ng Diyos na Panginoon ay kanyang hinalim, tinubos na niya itong Jerusalem. Sa lahat ng bansa, ang kamay ng buhol na tandang ng lakas ay makikita ng mga nilalang at ang pagliligtas nitong ating Diyos, tiyak na maaayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan,
sa pamamagitan ng propeta. Ngunit ngayon, siya'y nagsalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak. Sa pamamagitan ng anak ay nilikha ng Diyos ang sansinuko at siya ang itinalaga niyang magmayari ng lahat ng bagay. Ang anak ang maningning na sinag ng Diyos, sapagkat kung ano ang Diyos ay gayon din ang anak. Siya ang nag-iingat sa sansinuko sa pamamagitan ng kanyang makapagyari ng Italia. Pagkatapos niyang linisin tayo sa ating mga kasalanan, siya'y lumuklok sa kanya ng Diyos, ang makapangyarihan sa lahat. At kung paano higit na di hamak ang pangalan na binigay ng Diyos sa anak, gayon din siya'y higit na di hamak sa mga anghel. Sapagkat hindi kailanman sinabi ng Diyos sa sino mga anghel, ikaw ang aking anak. Ako ang iyong ama. Hindi rin niya sinabi sa kanino man sa mga anghel, ako'y magiging kanyang ama at siya'y magiging anak ko. At nang susuguin na ng Diyos ang kanyang bugtong na anak sa sanlibutan, ay sinabi niya, dapat siyang sambahin ng lahat ng anghel ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Naging tao ang salita
at siya'y nahirapan sa piling natin. Nakita namin ang kanyang kapangyarihan at kadakilaan, puspos ng pag-ibig at katapatan. Tinanggap niya mula sa Ama ang kapangyarihan at kadakilaan ito bilang buhay na anak. Nagpatotoo si Juan tungkol sa kanya at ganito ang kanyang sigaw. Siya ang tinutukoy ko ng aking sabihin, ang dati'y nakasunod ko higit sa akin, sapagkat siya'y siya na bago pa ako ay panganak. Dahil sa siya'y puspos ng pag-ibig, tayo'y lahat ay tumanggap mula sa kanya ng amot-amot ng loob. Sapagkat ibinigay ang kautusan ng kapamamitan ni Moises, ngunit ang pag-ibig at ang katotohanan ay dumating sa pamamitan ni Jesucristo. Kailanman walang nakakita sa Diyos, subalit ipinakilala siya ng buktong na anak ng Diyos na lubos na minamahal ng Ama. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesucristo, ang lahat ko'y magsigil. Huling po magandang umaga at maligayang Pasko sa inyong lahat. Palakpakan natin ang Panginoon sa inyong lahat. Magandang umaga rin sa ating mga kasama via live streaming at ang mga nakikisa sa akin sa pamamagitan ng television at radyo dito sa Batangas. Paano naging kakaiba ang Pasko ito para sa iyo? Paano naging kakaiba ang Pasko ito para sa iyo? Marami sa atin, hindi naman ito ang unang Pasko. May mga sanggol dito, maaaring ito ang isa, pangalawa, pangatlong Pasko. Pero tayo, kayong mga 60 taon ang nagpapasko, kayong mga 80 taon ang nagpapasko, paano kakaiba ang Pasko ito para sa inyo? Naging napakaganda ng pag-inilay sa lihang pastoral ng ating kagalang-galang Arsobispo Gilbert Garcia. Yan ay nakaugalian ng ating Arsobispo na tuwing Pasko at bagong taon, siya ay maglabas ng lihang pastoral bilang kanyang mensahe sa mga dakilang kapistahan ito. At ngayon, sa Pasko ito, ang kanyang pag-inilay umikot tungkol sa paglalakbay at pakikilakbay. Ang paglalakbay ni Jesus mula sa Ama, papunta sa atin, at ang pakikilakbay ni Jesus sa atin sa araw-araw. May tinukoy siyang tatlong paglalakbay. Yung paglalakbay ni Maria, bilang isang ina na puro ng kapayapaan, paglalakbay ng isang pamilya, isang bayan ng Diyos, at ang paglalakbay ng Kristo mula sa sabsaban patungo sa krus, sa pagtupad, sa pangako, at sa kanyang sadyang gagampanang tungkulin dito sa mundo. Yun ang kabuuan ng inyong pastoral na ito at napakagandang pag-inilayan at palalikin iyon sa diba ng iisang tanong na kayo ko pang nabanggit sa inyo. Paano naging kakaiba ang Paskong ito sa inyo? Hindi ko po alam na ang aking Pasko ng December 2014 ay huli kong Paskong kasama ang tatay ko. Namatay ang tatay ko ng February 2015. At paano naging kakaiba ang Paskong iyon sa akin? Ano gusto kong tumukin sa inyo ngayon? Paano ka nakakasigurado na ang kasama mo ngayong Pasko ay kasama mo sa susunod na Pasko? At yun ang paglalakbay ng isang pamilya. Marami sa atin ay hindi magkakasundo ang pamilya. Hindi yun normal pagkawang bahagi nyo ng ating buhay. May mga pagkakataong hindi nagkakasundo dahil sa ilang mga bagay. May mga Paskong dumaan na hindi mo kinakausap ang iyong mga kapatid. May mga Paskong dumaan na hindi mo naaalala ang iyong mga mahal sa buhay. Pero paano mo nang gawin kakaiba ang Paskong ito? Sa
ng mabuting balita sa pasimula pa, nauna ang salita. Sa bandang gitna'y nasa salibutan ang salita, at sa huli naging tao ang salita. Sino ang salita? Si Jesus. Pero ano ang nagagawa ng salita? Salita sa diwa ng maglalakbay at pakikilakbay at sa diwa ng Pasko, paano nagiging makahulugan ang iyong salita? Ang iyong salita ay maaaring magdulot ng kasiyahan sa ibang tao. Ang iyong salita ay maaaring magdulot ng inspirasyon sa maraming tao. Ang iyong salita ay maaaring magdulot ng sakit sa ibang tao. Ang iyong salita minsan ay maaaring magdulot ng kapahamakan sa ibang tao. At bahagi ng pagiging kakaiba ng Pasko ito para sa atin, paano ginagamit ang iyong salita? Sapagkat kung ang salitang ito'y si Jesus, at ang mga namumutami sa iyong salita ay hindi kaugnay ng buhay na ito ni Jesus, maaaring taliwas at hindi kapakipakinabang ang iyong Paskong isinas sa katuparan ngayon. Kung kayo mo'y lalit na sa aking pinatatayuan, napakagandang tingnan na napakarami natin ngayon. At doon ko gustong tingnan kung paano ginagawa ng kakaiba ang Paskong ito, yun ang gusto namin ipagpasalamat na bahagi ng Paskong ito ang inyong pagsimba, na bahagi ng Paskong ito ang inyong pagpapasalamat sa Diyos, na bahagi ng Paskong ito na sa kabila ng inyong sakit at mga karamdaman, nagpipilit kayong makaparito. Yun ang isang bagay na katunayang gusto mong gawin kakaiba ang Paskong ito. Para sa inyo, na may mga pinagdadaanan, ang isang araw may nag-post sa Facebook, hindi ko naman ang Pasko sapagkat natapunan na ito ng mga alalahanin, natapunan na ito ng mga paghihirap, natapunan na ito ng mga pasakit. Nakakalungkot at huwag ninyong paabutin sa galoon ang ating buhay. Ang pag-asa mga minamahal, kahit naman ako ay laging nangyayari. Sapagkat dulot ng pakikilakbay sa atin ng salitang naging tao, ang pagbibigay ng malaking pag-asa sa ating lahat. Sa paanong paraan, tingnan niyo na sa kabila ng ating kasalanan at kahinaan, pero niyo sumikat ang araw kanina na marami sa atin ay hindi na napapasalamatan. Pero niyo sa kabila ng iyong pagiging makasalanan, sa kabila ng iyong mga ginawang mali, patuloy na may mga tao, kahit ilan, na nagpapahalaga sa iyo. Yun ba iyong pang napapasalamatan at bahagi yun upang gawin sa kaiba ang Pasko ito. Mga minamahal, kahit tayo puno ng paghihirap, kahit tayo puno ng mga karamdaman, kahit tayo puno ng mga pinagdadaanan, huwag ninyong hahayaan na ang Pasko'y basta na lang magduhaan. Paghanda tayo ng kaunting espageli kagabi, natulog, ngayon ay sisimba, niya may tutulog, tapos na ang Pasko. Hindi po dapat ganoon. Dahil bahagi ng pakikilakbay at paglalakbay kasama ang salitang naging tao, yung gawing araw-araw ang Pasko. Ilan ba talaga tayong awitin araw-araw ay Pasko? Kaya ito pinaniniwala pang araw-araw dapat ay Pasko? Wala. Sa-uwi na tayo. Tulog kayo sa dalawang, tulog kayo na. Naniniwala kayong araw-araw ay dapat Pasko? Oh, so pwedeng araw-araw mamasko sa inyo. Sa panong paraan magiging araw-araw ay Pasko? Ang Pasko mga minamahal ay hindi lang ang pagsilang ni Jesus. Ngunit titignan ang ating dalawang malaking sabsaban na marami sa atin ay hindi nakakakikita sa ilalim ng sabsabang iyay sinadya natin na ipatong iyan sa kahoy na krus.
Dahil ang kapanganakan ni Jesus, kailanman hindi mo pwedeng ilayo sa krus. At doon papasok ang araw-araw ay Pasko. Dahil hindi man ang Pasko, ay di man ang pagmamahal, di man ang pagbibigayan, di man ang pagpapatawad. At bye-bye. Ito araw natin ipinagdiriwang sa kapanganakan niya, kundi dahil araw-araw ang Diyos nagpaparamdam sa atin. Ang Diyos sumisilang sa atin. Ang Diyos may magandang ibinibigay sa atin. Mga minamahal, sa pagninilay na ito tungkol sa paglalakbay at pakikilakbay ng salitang naghihintay ng Kristo, bago niya pinagtiis ang isang loob na maging handog, ginawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Hindi naman matapos ang hapunan, ginawa kanila ang kalis. Muli kanilang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis na aking dugo ng bago patiwalaan ng kagantipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ito sa pag-alala sa atin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuli sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabihan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesus Cristo. Thank you.
Lord, bakit ikaw ayaw mo magpangin yun? Lakad tayo na, umunti na. Mabul ka? Dali. Bayar itu,
Pagsimayin mo lahat. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mo bang sarila ngayong tagapagligtas na nagdulot sa amin ang muling pagsilang sa iyong angkan, ay siya rin ang mapagkaloob ng muling pagkabuhay. Kasama mo at ang Espiritu Santo, magpasawalan ka. Dadasalin ang panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga-Pedro Regina, Monging Banal, pintakasin Santo ng Pilenyo kasalukuyan, gabay namin sa pagtama sa landasing makalangin, takuman sa pangangailangan ng huwala ng pag-iis. Sa iyo namin inilalapit aming mga katibitan. Sa iyo po ay binibiling kalusugan at kabuhayan. Di man karapat dapat kami po ay pagbigyan, bilisyonan at paspasan maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami umiwas sa kasalanan. Lumapit kami sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitig ang tayo-timan. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Ama, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapagpinan. Amen. Pagsiupo po ang lahat. Ilan lamang po mga paalaala, una sa inyong pagbisita sa pambansang nambana, mangyaring makaingatan ang inyong mga personal na gamit, makalang namin ang isang matiwasay, at maayos na pagbisita sa national siyahan. Ikalawa, pansamantala po wala po pa yung malalang na oras na yung mga okay ito between sa December 31 at January 1. Ang Synodal Mission Cross at ang mga tabi ng kaisasay kaysa ng pagliliwan ng mobilig ng Arsidiosis ng Liman ay narito sa atin, sila po ay aalis ng December 27. Mayroong motorcade ng alas 5:30 ng umaga at ang misa ng pamamaalam ay sa alas 12 ng tanghali. Kayo po lahat ay inaanyayahan. Para naman po sa ating misa sa Pilipia ng dakilang kapistahan ni Maria bilang ina ng Diyos sa December 31, ito po'y sa ganap na ikawalo at kalahati ng gabi. Kayo po lahat ay inaanyayahan. Ngayon po ay Pasko at nakagawingan at makakagalingan dito sa pambansang Lambana, yung ating tinatawag na Everybody's Birthday. Ito po'y pagbabahagi natin ng pakikisa sa kapanganan ng mga buwan. Sa bandang walangan ay mayroong mga boxes na kayong nabuwan. Kung saan ay yung one birthday, maaari ko kayo maglagay. Unahin natin ang January, February, and March. Kaya po ito kayo, mapag-inaawitan natin ang happy birthday ang Panginoon. January, February, and March. Happy birthday to you. Happy birthday.
Christmas na. Sa pagbabahin sa pambansang damdamin.